Good day mga kabikaming. Maraming ang ilan sa inyo ay alam na na ina-advocate ko ang pagbubuo ng bike sa halip na bumili ng built bike. Subalit hindi lahat ng siklista o yung mga gustong magbuo ng bike ay kayang bumili ng mga bagong pyesa. Even yung mga gustong mag-upgrade, halimbawa from steel frame to aluminum alloy frame, ay hindi kayang bumili ng brand new frame. Tulad ng bike ko, may mga parts dito na second hand ko nang nakuha. Sa short video na to ay pag-uusapan po natin kung ano-ano mga bike parts ang okay lang nabilhin na second hand. Bibigyan na rin kita ng tips kung ano-ano mga dapat mong tingnan sa bawat second hand bike parts. At bibigyan na rin kita ng idea sa pricing, kung mura ba ito o hindi. Bago ang lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers since na Fake FedEx Mob, Kahel Cruz, James Diep Vlogs, Galahero, Safe Ride Tropa, Raynan Coles, John Michael Madroño, Aki ML, at kay Dante Bisais. Sa mga nice mga pa-shoutout, comment lang po below, hashtag shoutout, and you can also message me sa akin Facebook page, Becoming Ciclista. Ang number 1 sa listahan natin ay ang frame. Ang bike frame ay isa sa pinakamahal na piyesa ng bike, kaya ito ang number 1 sa aking listahan. Hindi rin kasi sirain ang bike part na ito, lalo na kung ito ay aluminum alloy. Ang frame ng aking bike, ayon sa aking research, ay 2014 model pa. Napakarami ng gasgas nito, subalit maraming sasabi na matibay daw ang frame na ito, kaya huwag ko raw palitan. Kung bibili ka ng second hand na frame, makabubuting aluminum alloy ang hanapin mo. Kung bakal kasi, medyo mahirap makasiguro kung ito ay walang kalawang sa loob. Ang una sa kailangan mong tignan ay kung okay pa ba ang tread ng BB shell o yung bottom bracket shell. Makikita mo naman ito kung damaged na yung tread nito. Pwede kang magdala ng bottom bracket para makasiguro. Subukan mo ikabit sa magkabila gamit lamang ang iyong kamay. Dapat ay papasok ang malaking bahagi nito, otherwise huwag mo nang bilhin. Kapag sinabing lost thread o damaged na ang thread ng BB shell, pero pwede mo namang ipare-thread sa machine shop, huwag mo nang bilhin. Hindi ako sure kung pwede talaga yan. Useless na ang frame na yan. Maghanap ka na lang na iba. Isa rin sa kailangan mong tignan ay kung may lamat o cracks ng mga ito. Kadalasan, ang mga lamat ay makikita mo sa bandang itaas ng seat tube. Pwede mo rin silipin yung mga pinag-weldingan na makikita mo sa magkabilang dulo ng bawat part ng frame. Tingnan mabuti, make sure na walang mga cracks. Pangalawa ay ang rigid fork. Hindi ko nire-recommenda na bubili ng second-hand suspension fork dahil meron itong mechanism sa loob na hindi mo nakikita. At hindi ko rin nire-recommenda na bumili ng bakal na fork dahil nga hindi mo nakikita kung may kalawang ito sa loob. Tapered ba o non-tapered? Siyempre, kapag straight ang head tube ng frame mo, dapat straight din ang steerer tube ng fork mo. Tingnan mo rin kung gaano kahaba ang steerer tube. Kapag second hand kasi ang fork, malamang pinutulan na yan ang steerer tube. Dapat at least 8 inches ang haba nito para kung sakali may chance ka pang pakiramdaman kung gaano dapat kataas ang iyong stem at handlebar. Pero kung dito ka ng mababa talaga ang gusto mong stem o handlebar, your steerer tube should be at least 7 inches para sure lang na maikakabit mo pa. Huwag mo nang bilhin kung mas maisipas sa 7 inches o na overcut ang steerer tube dahil kailangan pang lagyan ng extender na may kamahalan din. Pero nasa iyo yan, kung nagagadaan ka talaga at gustong gusto mo, may mabibili ka namang extender na 3cm at 6cm sa Shopee. Check also the fork legs kung hindi ito paling. Again, check mo rin yung mga pinag-weldingan at ang dropout kung wala itong cracks o anumang damages. Sure na merong gasgas ang second hand frame at fork, pero paano pala kung sobrang dami pala ng gasgas to the point na kailangan mo nang iparepaint? Nasa iyo yan kung willing ka o intention mo talaga magparepaint. Kung hindi, huwag kang kukuha ng frame at fork na sobrang dami ang gasgas dahil masakit yan sa mata. Ang susunod ay ang handlebar. Ang handlebar ang isa rin sa piyasa ng bike na halos hindi nasisira. Tiyak na marami kang makikita nito sa Facebook Marketplace. Ano ba ang kailangan mong handlebar? Drop bar? Kung drop bar, anong klase? Ano ang width? Yung common ba na karaniwang pang road bike? O yung naka-flare na pang gravel bike? Flat bar ba? Kung flat bar, anong klase? Riser ba? High rise o medium rise? O straight lang o zero rise? Ano ang length o width? Kung gusto mo ay medyo relax ang posture mo, gugustuhin mo ang may rise na flat bar. Kung ikaw ay katulad ko na medyo aggressive ang posture, ang hahanapin mo ay yung straight lang o zero rise. Yung width naman ay nakadepende kung anong trip mong ride. Kung madalas ka sa trails, around 700mm o wider pa ang kailangan mo. Kung kalsada ka lang madalas at minsan lang sa trails, around 620mm lang ay okay na. Ang handlebar ko ngayon na second hand din ay 600mm lang. Napakadaling nitong isingit sa heavy traffic. Huwag kang bibili ng steel handlebar dahil kaunti lang naman ang difference nito sa presyo ng aluminum alloy at hindi mo rin makikita kung may galawang ito sa loob. So aluminum handlebar ang piliin mo. Ang kailangan mo pang tingnan ay kung tama ba ang size ng clamping. Ang kailangan mong hanapin ay ang 31.8mm clamping dahil ito na ang parang standard ngayon.
Kapag tinignan mo ang handlebar at medyo mataba yung gitna, malamang 31.8mm ang clamping niyan. Yung 25.4 na clamping ay lumang standard na at medyo madalang na. Malalaman mo ito kung yung gitna ng handlebar ay hindi mataba. So you must look for 31.8mm clamping dahil ang karaniwang stem ay 31.8mm din ang clamping. Otherwise, mangangailangan ka pa ng adapter. Kung ikaw ay nagtitrail, enduro o downhill, I suggest bumili ka na lang ng high quality na bago dahil kailangan matibay talaga ang handlebar sa mga ganitong rides. Ang susunod naman ay ang stem. Sa stem, kailangan hanapin mo rin yung mas common ngayon na 31.8mm na clamping para mag-match ito sa common handlebars. Maliban dito, kailangan mo rin hanapin ang preferred mong length at angle. May video ako tungkol sa stem, panoorin nyo na lang mamaya pagkatapos ng video na ito. Siyempre, aluminum alloy ang hanapin mo. Mahalaga makita mo rin kung okay pa ang tread ng mismong stem at bolts. Make sure na wala itong mga damage. Siyempre, ganun din yung mga drive ng bawat bolts, baka kasi nabilog na. Makabubuti magdala ng set ng Allen wrench para masubukan kung may higpit pa ang mga bolts. Also check kung meron itong mga lamat. Next ay ang second hand rims. Marami ka pa rin makikita maayos pang second hand rims. Dahil yung iba, nag-upgrade na sa rims na may eyelet at wide rims. Alam ko yan dahil may time din na naghanap ako ng second hand rims. Usually, stock rims ng built bike ang makukuha mong second hand. Kaya meron pang tatak ito na stickers na pwede mo naman tanggalin. Usually, medyo narrow rims at walang eyelet ang mga ito. Katulad nitong gamit ko ngayon sa aking MTB. Ito ay stock rims ng Science MTB. Mga 1 year ko nang ginagamit ito, pero okay pa rin hanggang ngayon. Ang unang kailangan mong tignan o tanungin sa seller ay kung ilang holes. Baka kasi nakabili ka na ng 32 holes na hubs, pero baka ang mabili mong rims ay 36 holes. Pwede naman ito, kaya lang, syempre, hindi magandang tignan. Mas maganda kung 36 holes ang rims, 36 holes din ang hubs. Mas mabuti kung 32-hole rims ang targetin mo mabili dahil limitado ang mga brands ng hubs na 36 holes. Isa sa kailangan mo rin tingnan ay kung sira na ba ang mga holes. Check mo kung lumuluwag na yung mga holes o kung may crack na sa mga paligid ng holes. Check mo yung ibabaw at ilalim. Kailangan din tingnan mo kung may upit sa paligid ng rim. Hindi magiging maayos ang kabit ng tire kung may mga ganito. Kailangan din tingnan kung hindi bengkong yung rims o medyo may pagkabaluktot na. Kailangan mo lang ilatag ito sa flat surface para malaman. Ang susunod ay ang crankset. Okay lang na bumili ng second hand ito. Basta number 1, hindi pa matutulis ang ngipin o hindi pa worn out ang ngipin ng chainring. Katulad nito, lalo na kung non-removable ang chainring. Kung ganito, okay na okay pa. Check the chainrings, baka may putol ng ngipin. Ang square taper, dapat ay square pa rin yung suksukan ng spindle sa crank arms. Nabibili kasi ang butas na ito pag worn out na. Kung Halotech ang mabibili mo, make sure na hindi pa worn out o walang damage yung mga pinch bolts. Again, magdala ka ng Allen wrench para matest mo kung humihigpit pa. Check mo rin kung meron itong fixing bolt. Also, make sure na walang crack yung part ng crank arm na kinakabitan ng pitch bolt. Check also yung kabitan ng pedal. Kapag sinabing lost thread o damaged na yung thread at sinabi ng seller na pwede pang iparithread, unang bilhin yan kahit gaano kaganda. Para makasiguro, magdala ka ng pedals at subukan mong i-screw ang mga ito sa magkabilang crank arms. Dapat ay maipapasok mo ang malaking bahagi nito gamit ng mga kamay. Kung ayaw pumasok, maaaring mali ang pedal na ipinapasok mo. Make sure na yung may marking na R ay ipinapasok mo sa kanan at yung L ay sa kaliwa. Kung ayaw pa rin pumasok, malamang may damage na ang thread ng crank arm. At ang panghuli ay ang seat post. Ang aluminum alloy seat post ay isa rin sa napakatagal masira ng piyasa ng bike. Siguraduhin mo lang na tama ang diameter para sa seat tube ng frame mo at dapat sapat ang haba nito. Kung medyo matangkad ka, like 5'8 pataas, make sure na at least 400mm ang haba nito. Mas safe kasi sa seat tube kung mas mahaba ang nakapasok na seat post. Kung wala kang makita ng 400mm, bago na lang ang bilhin mo sa Shopee. Siguraduhin din humihigpit ang saddle clamp nito, kaya mahalaga magdala ng pamihit. So yan lang po ang mga piyesa ng bike na nais kong pwedeng bilhin ng second hand. Pagdating naman sa tamang presyo, dapat ay mas mababa ang presyo nito kaysa sa mga brand new parts sa Shopee. Halimbawa, ang asking price ng seller sa second hand aluminum universal rigid fork ay 1.5. Medyo mahal na yan. Dahil wala pang 1.5, ay makakabili ka na ng brand new sa Shopee. Kung 27.5 fork, okay lang ang 1.5. Kung 26er aluminum alloy, usually 1.5k pataas. Pero, depende rin yan sa brand. So check Shopee pagdating sa mga presyo. Dapat ay mas mura ang second hand kaysa bago. May mga dahilan kung bakit hindi ko na nabanggit yung ibang bike parts dahil mabilis maupod o maraspag. Ang mga ito ay ang kadena, cogs, saddle, grips, gulong at marami pang iba. Ang iba naman ay may mga bearings na hindi ko makikita kung okay pa, katulad ng hubs at bottom bracket. Ang iba naman ay may spring na mahirap sukatin kung gaano pa kalakas. Ang iba naman ay sobrang mura lang ng brand new, katulad ng mechanical brake levers. Mas mabuti na ang mga ito ay bilhin mo na lang ng brand
nyo. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga idadagdag, tanungan, o suggestion, mag-comment lang po below. Please pick up the ciclista, please like this video, then skip ads, and please subscribe.